So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? At welcome back dito sa channel ko. So ayun, for today's video, ang gulo-gulo dahil nagwo-water change ako ng ating mga copies. Ayan. So tingnan nyo, nakabukas lahat. And for today's video, ay update ko kayo kung kamusta na yung Gapi galon setup natin dito. So may laman na ba? So ayun, ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo ako. Let's go! So ayan, kung naalala nyo yung last video natin, bumili tayo ng mga mineral water galon. Ayan, so pinutol natin at sinet up para maging breeding area ng ating mga guppies. So dito tayo mag papalaki ng mga guppies natin. Nakafocus to sa silver koi guppy, tuxedo koi guppy at syempre sa feeder natin soon. So ayan, papakita ko yung laman. Let's go! So ayan mga pre, dito tayo mag-umpisa. So dito, meron ako ditong nilagay na dalawang male ng silver koi guppy natin. Ayan, kumakain sila ng pellets. So yung pinapakain natin sa kanila ay Koi King. So hindi sponsored, pero Koi King, baka naman. So dito, meron tayong tatlong male na silver koi guppy. So ito pa lang yung available sa atin. So papalakihin natin to para mabilis nating ma-out sa market. So ubos na ubos yung silver koi guppy natin. So dito mga female ng silver koi guppy natin. So apat yung nilagay ko dito para mabilis silang lumaki. At syempre nilagyan ko na rin ng konting duckweeds. Ayan. Baka kailangan natin to sa mga susunod pang mga breeding project natin. So dito dapat mawala dito. So dito, meron ako ditong apat din na female ng silver koi guppy. At yung isa, baka magtaka kayo bakit malaki. So yun yung natira nung first batch natin. So ayan o, tingnan nyo. So dahil naubusan tayo ng male, so yun, hindi siya nabili. So dito ay meron ako dito mga fry ng tuxedo koi guppy. So ayaw lumabas. Nandito sila sa ilalim. So mamaya lalabas rin yan. So dalawa lang yung nilagay ko dito as test fish, pero okay na sila. So dito meron ako ditong tuxedo koi guppy. So ayaw nilang lumabas. Kung di ako nagkakamali, 6 na piraso yung nilagay ko dito. So nahihiya sila kapag nandito ako. So yun, so 6 na piraso ng tuxedo koi guppy yung nandito. So di pa to na gender. Yan. So dito ganun din. So 6 na piraso din yung nilagay ko. So hindi rin to na gender pa. Dito ayan, lumabas na yung dalawang fry na nilagay ko. So dito meron ako ditong tatlong tuxedo koi guppy male. So siguradong male na yan. So yan sila oh. Yun. So dito natin yung nilagay. At dito wala lang. Sinubukan ko lang na ilagay yung dambu ear dito kung ano yung magiging resulta after ng mga ilang weeks. Na 5 lang sila dito. So gusto kong lumabas yung full potential ng mga dambu ear natin. So classic dambu ear lang to, pero saleable to sa market. So ito yung bread and butter ng ating pet shop at laging puno ng komento tsaka panlalait. So dito meron tayo dito mga silver koi guppy. Ayan. So lumalabas na yung kulay nila kahit papaano. At dito yung mga fry ng ating silver koi guppy. Ayan. Medyo marami-rami na rin. Siguro nasa 50 plus na rin yung fry. Sobra siguro. So ito yung pinaka nakaka-intriga at maraming nag-comment ng medyo hindi maganda sa ating dambu ear mosaic. So ewan ko ba. Pero basta, napakarami dito ang dambu ear mosaic at unti-unti na silang nauubos. So siguro sa buwan na to nasa 100 pieces na mahigit. So yung female ay nandun. So dito ay update ko kayo mga pre ng mga breeder ng ating silver koi guppy. Ayan, ang lalaki. So yung mga female natin ay big mama na, at yung male natin ay 3 piraso lang yan. Kasi yung kaibigan natin nakaraan namimilit, kaya nabenta natin.
So, ito, tingnan nyo mga pre, yung behavior ng isang guppy natin. So, walang sakit yan mga pre. Kung napapansin nyo, lahat ng community, siya lang yung hindi. So, sa status niya, so ibig sabihin, manganganak na yan. So, tingnan nyo, lumalayo siya sa community. Isa sa mga behavior ng guppy natin, kapag lumalayo na sa komunidad, nagtatago sa isang sulok, so ibig sabihin, manganganak na yan. So, bukas, maraming fry na yan, panigurado. So, dito, i-update ko na lang kayo. Total, nandito naman tayo. Nandito yung mga fry ng ating Tuxedo Koi Guppy. Ayan. So, di ko makita. Ayun, oh. So, siguro yung fry na nandito ay nasa 20 or 30 pieces. Hindi ako sure kasi di ko naman binilang noong nakaraan. Pero, marami-rami na rin yung nakuha natin. Ayan. So, dito natin muna sila palalakihin bago natin i-groom. So, dito yung mga breeders natin. Breeders talaga. Oh, breeder kasi pair. Isang male tsaka isang female lang yung nandito natin. At pregnant na naman. So, hopefully, magkaroon naman tayo ng third batch. So, nandun naman yung fry ng ating P-Dirt. So, yan yung mga fry natin dito. Ay kakatapos ko lang i-water change. So, 50% lang yung kinuha natin kasi pahirapan yung tubig ngayon. So, all goods na. Tsaka, malinis na yung mga ref tub natin. So, bukas, meron tayong bisita na kukuha ng mga guppies natin. So, tatlong strain ng guppies natin. A total of 60 pieces. Ayan. So, itayin natin bukas all the way from Estancia, Iloilo. So, ayan. Hopefully, bukas ay maaga pa tayong makagising at makapagpamili nito. Ayan. So, padakot yung fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword dito. Napakarami. So, ayun. Siguro, yan lang yung muna yung ma-update ko sa inyo. So, abangan nyo yung pag-add natin ng panibagong mga galoons. So, wala pa tayong mapagbilhan ng scrap ng galoon. So, hopefully, makakita tayo at malagyan natin yung area na to. So, ayun. Maraming salamat mga pre sa patuloy na pag-support at panood ng mga video ko. Please like and share. At huwag kalimutan mag-comment down below para malaman ko kung hanggang saan naaabot yung video ko. So, ayun. Hanggang sa muli. Bye-bye.